I met Beron when I saved her from a man who wants to harass her. At magmula noon ay madalas na kaming magkita. Naewan kung sinasadya ba nito or talagang itinadhana kami magtagpo palagi. Mas lalong naging madalas ang pagkikita namin nang matuklasan namin na malapit na kaibigan pala ng mom ko ang mom ni Beron. Madalas na siyang nagpupunta sa amin at pinipilit ang mom ko na pasamahin ako sa kung saan mang gatherings meron siya. And my mom likes her. Kaya inireto niya ako kay Beron. Ngunit kahit anong gawin ni Beron ay mukhang malahabong mabihag niya ang aking puso. Lalo pat nakita kong muli si Shiva. What are you doing here? Simpleng tanong ko sa kanya. Bahagya akong nasulya pa ng maputi niyang cleavage. Dahil medyo malalim ang neckline ng suot niyang bestida. Ngunit kahit yata ibuyan niyang niya sa harapan ko ang kanyang hubad na katawan ay hindi ako maaakit sa kanya. Magse-celebrate lang kami ng mga friends ko kasi birthday ng isa kong friend. Pero nakita kita, kaya sa mesa mo na lang ako makikishare. Matamis ang pagkakangiting sabi niya sa akin. Nahalatadong inaakit niya ako. Lumapit siya sa tabi ko at ipinatong ang kanyang palad sa aking kanang hita. Napapitlag ako nang bigla niyang pisilin ang aking hita. Gusto mo bang samahan kita ngayong gabi, hare? I'm all yours. Mahinang bulong niya sa likuran ng aking tenga. Although wala akong gusto sa kanya ay nakaramdam ako ng pag-iinit ng aking katawan. Lalo pat mainit naman talaga ang katawan ko dahil sa alak na nainom ko. Hindi ko siya sinagot. Sa halip ay kinuha ko ang baso kong may lamang alak at tinungga ang laman. Napahigpit ang pagkakahawak ko sa basong walang laman na alak nang maramdaman ko ang dila niya sa likuran ng aking tenga. Hinalikan niya ang gilid ng aking tenga. Pagkatapos ay ekspertong gumapang ang kanyang mga labi patungo sa aking mga labi. Hindi ko tinugon ang kanyang halik dahil alam kong ang init na nararamdaman ko ngayon ay dala lamang ng alak na aking nainom. Dahil kung hindi ako nakainom ng alak ay hindi mag-iinit ang aking katawan kahit na anong gawing pang-aakit sa akin ni Veron. Tuksong pumasok sa isip ko ang sinabi ni Shiva na ibaling ko na lamang kay Veron ang aking atensyon at huwag ko na siyang pag-aksayahan pa ng panahon. Nakaramdam ako ng pinong kirot sa aking dibdib. Sa sinabing yun ni Shiva ay natukso kong tugunin ang halik ni Veron. Baka sakaling maramdaman ko na may natatago pala akong damdamin para sa kanya. Hinawakan ko ang batok niya at binigyan siya ng mapusok na halik sa mga labi. Nang maramdaman ni Veron ang pagtugong ko ay lumipat siya sa aking kandungan at idinikit pang lalo ang katawan niya sa katawan ko. Pinagapang ko ang mga labi ko sa leeg niya papunta sana sa kanyang harap. Ngunit hindi ko alam kung bakit may nagbubulong sa akin na imulat ko ang aking mga mata. At nang iminulat ko ang aking mga mata ay tila binuhusan ng malamig na tubig ang nagiinit kong pakiramdam nang makita ko si Shiva na nakaupo sa may bar counter at umiinom ng mag-isa. Agad kong itinulak si Veron mula sa aking kandungan bago pa man kami makita ni Shiva sa ganitong posisyon. O hindi kaya nakita na niya kami. Ngunit wala naman siyang pakaalam kung kaya't hindi siya nag-react nang makita akong may kahalikan na ibang babae. Why, Haret? Nakasimangot na tanong ni Beron sa akin. Halatadong hindi niya nagustuhan ang pagkaudlot ng aming paghahalikan. Sinubukan niya akong halikang muli, ngunit bumalik na sa tamang wisyo ang aking pag-iisip. At wala akong balak na dugtungan pang naudlot naming ginagawa. I'm sorry, Beron. Hindi ako dapat nagpadala sa pang-aakit mo sa akin. Paumanhin ko sa kanya. Tumayo ako sa kinauupuan ko at basta na lamang siyang iniwan. I need to talk to Shiva. Shiva's POV. It's my birthday today. Sa halip na mag-celebrate ako ng aking kaarawan ay heto ako sa loob ng isang bar at umiinom ng alak. Bakit ako magse-celebrate? Gayong wala naman akong pamilya na makakasama sa mahalagang araw na to. Tanging alak lamang ang kasama ko sa mahalagang okasyon na to sa buhay ko. At isa pang dahilan kung bakit ako umiinom ay dahil natakasan ako ng isa sa mga assassin na pumatay sa mga magulang at kapatid ko. Ang tagal kong hinintay na mag-cruise ang mga landas namin ng taong yon. Tapos natakasan niya ako. Mabuti ka pa, alak. Hindi mo ako iniiwan. Hindi katulad ng pamilya ko na iniwanan ako. Katulad ng assassin na yun na tinakasan ako. Parang baliw na kausap ko sa baso na may lamang alak. Kanina pa ako rito kaya ilang shots na ng alak na rin ang nainom ko. Kaya tinamaan na rin ako. Akmang iinumin ko na ang alak nang bigla lamang may matigas na kamay ang pumigil sa aking kamay na nakahawak sa baso. Tama na yan, Shiva. Mukhang lasing ka kaya tumigil ka na. Awat sa akin ang lalaking pamilyar sa akin ang boses. Ngunit dahil naparami na ang nainom kong alak, kaya medyo blurry na ang aking paningin.
Hindi ko tuloy makita ng maayos ang mukha ng lalaking umawat sa tangka kong pag-inom. At sino ka naman? Ano bang pakaalam mo sa akin? Naiinis kong tanong sa kanya. It's me, Harith. Marami ka nang nainom kaya hindi mo na ako nakikilala. Paangil na sagot sa akin ng lalaki. Harith, sambit ko sa pangalan niya. Saka pa lamang luminaw sa aking mga mata ang kanyang mukha. Anong ginagawa mo rito? Huwag mong sabihin na sinusundan mo ako hanggang dito. Sino ka ba para sundan ni Harith hanggang dito? For your information, ako ang kasama niya dito sa bar. At alam mo ba kung hindi dahil sa'yo ay baka natuloy na ang ginagawa namin? Galit na sabat ng boses ng isang babae na walang iba kundi si Veron. Naniniwala na talaga ako na kapag kaaway mo ang isang tao ay palagi kayong pagtatagpuin ang tadhana para lagi kayong magtunggali. Dahil ganito ang nangyayari sa amin ni Veron. Lagi kaming pinagtatagpo ng tadhana, kaya lagi kami nag-aaway. At ano naman ang ginagawa niyo bago ako nilapitan ni Harith? Huwag mong sabihin na naghahalikan kayo rito, kahit na maraming tao. How cheap! Nangaasar ang ngiti na sabi ko sa kanya. Sa kalagayan ko ngayon na lasing ay tsak na madali akong mapapatumba ng aking mga kaaway kapag inatake nila ako. Kaya madalas kapag umiinom ako ay sa loob lamang ng aking bahay. Para malasing man ako ay safe pa rin ang buhay ko sa mga kaaway ko. How dare you say that to me? Nanggagalaiting duro sa akin ni Veron. Akmang susugurin niya ako ngunit mabilis siyang pinigilan ni Harith. Lasing si Shiva, Veron. So please, huwag mo nang patulan ang kanyang sinabi, okay? Kausap ni Harith kay Veron. I think I need to go home. Tumayo ako sa kinauupuan ko para umalis. Ngunit dala ng kalasingan ay bigla na lamang akong natumba. Ngunit mabilis akong nasalo ni Harith, kaya hindi nasubsob sa floor ang aking mukha. Bago pa ako makapagsalita ay bigla na lamang niya akong binuhat at walang paalam na naglakad palabas ng bar. Bye! Nakangising paalam ko kay Veron na nanlilisik ang mga mata sa sobrang galit habang nakatingin sa akin. Dahil umiikot ang aking paningin kaya inihilig ko ang aking ulo sa dibdib ni Harith. Napangiti ako nang marinig ko ang malakas na tibok ng kanyang puso. Binuksan ko ang botones ng suot niyang long sleeve at ipinasok ko sa loob ng kanyang dibdib ang isa kong kamay at dinama ang malakas na pintig ng kanyang puso. What do you think you're doing, Shiva? Tila nahihirapang huminga na tanong sa akin ni Harith. I just want to feel your heartbeat. It beats so fast. Nakangiti kong sagot sa kanya. Marahan kong hinaplos ang kanyang matigas na dibdib na puno ng balahibo. Marami ka palang buhok sa dibdib. I like it. Narinig ko ang marahas na paghugot niya ng buntong hininga, ngunit hindi naman siya nagsalita. Ikinawit ko ang dalawa kong braso sa kanyang leeg, pagkatapos ay pinikit ko ang aking mga mata habang nakahilig sa kanyang dibdib. Nang ipinasok niya ako sa loob ay bumitaw ako sa pagkakayakap sa kanyang leeg. Shiva, tila nahihirapang anas niya. Iminulat ko ang aking mga mata, pagkatapos ay biglang napakunot noo. Bakit? Tanong niya sa akin. Sinapon ang dalawa kong palad ang magkabila niyang pisngi. Bakit tila umiikot yata ang mundo? Marahang natawa si Harith at inaplos ang aking pisngi ng isa niyang kamay. Silly, umiikot naman talaga ang mundo. Ang pakiramdam mo ngayon ay umiikot dahil lasing ka. And I like the way you act now. Parang ikaw ang dating Shiva na kilala ko, na laging nakangiti, at hindi ang Shiva na kilala ko ngayon, na laging seryoso at tila hindi marunong ngumiti. Sana palagi ka nalang lasing, para nagagawa mong ngumiti sa akin at makipag-usap sa akin ng matagal. Sa halip na sagutin ko ang kanyang sinabi ay hinila ko ang kanyang mukha at hinalikan ko siya sa mga labi. Hindi ko alam kung anong klaseng espiritu ang sumapi sa akin at hinalikan ko siya. Baka espiritu ng alak. Dahil kung nasa tamang pag-iisip ako ngayon ay hindi ko ito magagawa. Bahagya akong napaungol na maramdaman ko ang pagtugon ng mga labi ni Harith. He kissed me as if there's no tomorrow. Na parabang kapag pinutol niya ang halik ay maglalaho ako sa harapan niya. Mahinang ungol ko habang hinahalikan niya ang aking lower lip. Mas lalo lamang akong napaungol sa ginawa niya. My body feels hot. Hindi ko alam kung dahil ba sa nainom kong alak o dahil sa mainit na halik at haplos ng mga kamay ni Harith sa aking katawan. Shiva. Mahinang anas ni Harith habang pinapagapang ang kanyang mga labi pababa sa aking leeg. Dahil iniwanan niya ang aking mga labi, kaya hindi na ako kumikilos.
at nanatiling nakapikit lamang ang aking mga mata. Dahil sa kalasingan na niya, tuluyan na akong nakatulog. Hindi ko alam kung anong mga sumunod na nangyari. Kung ipinagpatuloy ba ni Harit ang ginawa niyang paghalik sa katawan ko o tumigil siya nang makitang tuluyan na akong nakatulog. Shiva's POV. Napamura ko ng mahina nang magising ako na nasa loob ng ibang kwarto at hindi na ako magtatanong kung kaninong kwartong kinaroroonan ko dahil naroon si Harit. Masarap ang tulog habang katabi ako sa higaan. Maingat akong bumaba sa kama para hindi siya magising. Kapag magising siya ay hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko sa kanya. Nakahinga ako ng maluwag nang makaalis ako sa ibaba ng kama at hindi siya nagising. Agad kong kinuha ang aking shoulder bag na nakalapag sa maliit na mesa na nasa gilid ng kama, pati na rin ang sapatos ko na nasa ibaba ng kama. Maingat akong lumabas sa kwarto para hindi siya magising. Paglabas ko sa kwarto niya ay saka ako natuklasan na nasa isang condo unit pala kami, na malamang ay condo unit ni Harit. Agad kong isinuot ang aking sapatos at nagmamadaling bumaba sa condo. Sumakay na lamang ako ng taxi at nagpahatid sa bar na pinuntahan ko kagabi. Naroon kasi ang kotse ko dahil sa kotse ni Harit ako sumakay. Mabuti na lamang at may bantay sa parking area na nasa labas ng bar, kaya walang nangyari sa aking kotse. Kung nagkataong may nagbukas sa kotse ko na magnanakaw ay tsak na nakuha na nila ang cheque na ibinayad sa akin para patayin si Alejandro Allegri. Nang makarating ako sa bahay ko ay agad akong dumiretso sa aking kama at nahiga. Saka ko lamang binigyan ng pagkakataon ang aking sarili na isipin na nangyari kagabi. Wala sa loob na napahawak ako sa aking mga labi. Pakiramdam ko ay nararamdaman ko pa ang mga halik ni Harit. Ang malambot nitong mga labi. Mainit-init na naglaro sa loob ng aking bibig. Dahil sa kalasingan ko kagabi ay hinayaan ko ang aking sarili na magpatangay sa init ng katawan na dala ng alak. Mabuti na lamang at nakatulog ako sa sobrang kalasingan, kaya walang nangyari sa amin. Bumangon ako at pumasok sa loob ng banyo para maligo. Nang mawala ang tila nagiinit kong katawan, binuksan ko ang aking shower at itinapat ko sa malamig na tubig ang aking hubad na katawan. Napapikit ako nang maramdaman kong malamig na tubig. Nang pumikit ako ay tukso naman na muling bumalik sa aking alaalang mainit na halik ni Harit. Pakaramdam ko ay nasa loob ng banyo siya at kasama kong naliligo nang nakahubad habang naghahalikan kami. Shit! Ano ba itong pumapasok sa aking isip? Nababaliw na yata ako. Mahinang usal ko. Dapat ko talagang iwasan si Harit dahil kung ano-ano ang nararamdaman ko magmula nang magkita kaming muli. Hindi maaaring magkaganito ako. Dapat kong pigilan ang kung anumang nararamdaman kong ito dahil makakasagaba lamang ito sa aking misyon. Hindi ako papayag na maging dahilan siya para humina ang aking kalooban. At isa pa dapat kong itatak sa aking isip na magkalaban kami ni Harit. Isa siyang alagad ng batas, samantalang isa akong kriminal. At kapag natuklasan niya na ako si Silent Assassin na matagal na niyang hinahanap, ay tiyak na hindi siya magdadalawang isip na hulihin ako. Ngunit hindi ako papayag na makulong nang hindi ko pa naipaghihigante ang aking pamilya. Bit-bit ang mga pinamili ko sa grocery store ay naglakad ako palapit sa aking kotse. Wala na akong stock sa bahay kaya naisipan kong dumaan sa grocery pagkagaling sa aking trabaho. I only worked Monday, Wednesday and Friday sa isang taekwondo school. I am teaching self-defense to some rich kids. Pwede naman akong magturo sa mga malalaki na dahil mas mabilis silang turuan, but I chose to teach the kids. Kahit mahirap turuan ng mga bata ay bawas naman sa sakit ng ulo. Nakikita ko kasing pasaway ang mga estudyanteng malalaki na tinuruan ng kasama kong instructor. Kaya kahit gusto ng head ng school na magturo ako sa malalaking estudyante ay tinanggihan ko siya. Mas gusto kong turuan ng mga bata para iwas stress. Ipinasok ko sa passenger seat ang aking mga pinamili. Pagkatapos saka ako umikot patungo sa driver seat. Akmang bubuksan ko ng aking kotse nang marinig kong malakas na pagtawag sa akin ng pamilyar na boses na yon. Shiva! It's nice to see you again. Alam mo ba na nag-alala ako ng labis nang magising ako na wala ka na sa tabi ko? Ni hindi mo man lang ako ginising bago ka umalis. May pagtatampo sa boses ni Harit na sabi niya sa akin nang tuluyan na siyang makalapit. Seryoso ang mukha na hinarap ko siya. I'm sorry that I left without waking you up. But anyway, thanks sa pagpapatulog mo sa akin sa condo unit mo. Dahil hindi ko na kaya mag-drive sa kalagayan kong yon. Biglang natigilan si Harit nang makita ang seryoso kong mukha. Malayo sa nakausap niyang babae at nakahalikan ilang araw nang nakalilipas. Since we met again, I would like to invite you for dinner.
Biglang sabi nito nang akmang tatalikuran ko na siya. I'm busy. Hindi na tuloy ang balak kong sabihin sa kanya dahil bigla na lamang niya akong hinawakan sa siko at hinila palapit sa kanyang kotse na nakaparada lamang malapit sa kinapaparadahan ng aking kotse. I won't take no for an answer. Matigas ang boses na sabi niya sa akin. Bago mabilis na binuksan niya ang kanyang kotse at agad akong ipinasok sa loob bago pa ako makagawa ng hakbang para hindi makasama sa kanya. Napahugot na lamang ako ng buntong hininga. Pagkatapos ay pinindot ko ang lock button ng remote ng aking kotse para malock ito. Pagbibigyan ko siya ngayon para na rin sabihin sa kanya na tigilan na niya ako. Na huwag na niya akong kakausapin kahit na magkita kami sa isang lugar. O di kaya ay magkabanggaan pa kami. Nag-iiba kasi ako kapag siya ang aking kasama. Pakiramdam ko'y lumalambot ako at ayoko sa ganitong klaseng pakiramdam. Wala kaming imikan habang nagbabiyahe kami patungo sa restaurant kung saan niya ako dadalhin. At nang iparada niya ang kotse niya sa tapat ng isang Italian restaurant ay agad akong bumaba. At hindi ko na siya hinintay na bumaba para ipagbukas ako ng pintuan. Napapailing na lamang siya habang sinususian ang kanyang kotse. At pagkapasok ay nakangiting lumapit sa akin. Shit, don't smile at me like that. Dahil sa mga ngiti mong yan kaya naiinlove ako sa'yo nung teenager pa ako. At ayokong mainlove muli sa'yo dahil sa mga ngiti mong yan. Sabi ko sa aking isip habang nakatingin sa mukha ni Harit na may magandang ngiti sa mga labi. Kahit na ang kasama niya ay isang babaeng seryoso ang mukha. Shall we? Tanong niya sa akin. Pagkatapos ay hinawakan niya ako sa siko para alalayan. Aalisin ko sana ang kamay niya nang hindi sinasadyang makita ko sa gilid ng aking mga mata. Ang dalawang lalaking nakasakay sa motorsiklo ang huminto sa gilid ng kalsada sa may tapat namin. At pagkatapos ay bumunot ng barel at pinaulanan kami ng bala. Nakita ni Harit ang pagdating ng mga lalaking yon. Kaya bago pa kami mapaulanan nila ng bala ay mabilis na akong nahila ni Harit. Padapa sa likuran ng artificial na puno na nakatayo papunta sa may pintuan. Shit! Muli akong napamura sa aking isip. Wala akong magawa kundi ang yumuko at magtago na lamang. Habang si Harit ay nakikipagpalitan ng putok sa mga lalaking bumaba na sa kanilang motorsiklo. Hindi ako makalaban dahil kasama ko siya. Tsak na malalaman niya na ako si Silent Assassin kapag hinagisan ko ng karayom ang mga lalaking bumabaril sa amin. At isa pa, hindi ko alam kung sino ba talaga ang target ng mga lalaking ito. Pwedeng ako at mga kaaway ko sa BIS ang nag-utos para ipapatay ako. At maaaring si Harit ang target dahil isa siyang pulis. Sa kanyang trabaho ay natitiyak kung marami siyang nasasagasaan ng mga maimpluwensyang mga tao na gusto siyang itumba. Kaya wala akong magawa kundi ang yumuko na lamang. At hayaan si Harit na mag-isang lumaban. Shit! Ubalis na tayo, pare! Narinig namin ni Harit na sabi ng lalaki na kasamahan nito nang makitang tinamaan ng isang kasamahan nito ng bala mula sa baril ni Harit. Muli kaming pinaputukan ng baril habang pasakay sila sa kanilang motorsiklo at mabilis na pinaandar palayo. Hindi na hinabol ni Harit ang mga tumakas na mga mamamatay tao. Tumawag na lamang ito ng backup para imbestigahan ang nangyari. Sino ba ang mga yun at nais kang patayin? Kunwari ay tanong ko sa kanya. Gusto kong malaman kung ako o siya ba ang target ng mga lalaking yun. Hindi ko alam. Mga tauhan siguro ng isa sa mga naipakulong ko na pinuno ng mga sindikato. Sagot ni Harit pagkatapos ay nag-aalalang sinuri ang katawan ko kung may tama ba ako ng bala. Are you okay? Hindi ka ba tinamaan ng bala? I'm okay. Mabilis kong sagot at bahagyang umatras sa kanya para madagdagan ng space sa pagitan namin. Masyado kasi siyang malapit sa akin, kaya inilayo ko ang aking sarili. Wala na akong ganang kumain. I think we need to cancel our dinner. Napahugot ng malalim na buntong hininga si Harit at may panghihinayang na tinitigan ako. I'm sorry for what happened. Babawi ako next time. He promised me. It's okay. Kinidnap mo lang naman ako kaya ako sumama sa'yo. Bali walang sagot ko sa kanya, sabay kibit ng aking balikat. Akmang magsasalita pa sana si Harit, ngunit narinig namin ang huni ng papalapit na sirena ng pulis. Agad niyang nilapitan ng mga kasamahang pulis para kausapin tungkol sa nangyaring pamamaril sa amin. Sinamantala ko naman na abala siya sa pakikipag-usap sa mga kasamahan niya at dali-dali akong tumalilis. Nagtaksi na lamang ako papunta sa pinag-iwanan ko ng aking kotse. Hindi ko napigilan ang paghugot ng malalim na buntong hininga habang nakasakay ako sa taxi. Hindi sigurado si Harit kung sinong nasa likod ng pamamaril sa amin. Kaya may posibilidad na hindi siya ang target kundi ako.
at malakas ang kutob ko na ako ang target nila.